Hello everyone, magandang araw muli sa inyong lahat at kamusta po kayo? Salamat po doon sa mga nag-comment na kung saan ay nice to see you. At salamat din po at ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon na mag-reveal at second time po natin. At dito po uli sa sasakyan na tayo'y mag-aaralan at mag-tuturuan ng mga aral at turo ni Kristo. At ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay bigyan ko lang po ng background muli yung ating naging discussion kahapon patungkol doon sa paggawa ng mabuti. Kasi nga po baka ma-misinterpret ito ng iba. Kaya babasahin po natin yung pangungusap na mula sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat itinuturo ito ng Panginoong Jesucristo yung paggawa ng mabuti dapat talaga hindi pakitang tao. Ano ho? Baka isipin nila yung ating ginagawang iyon ay pakitang tao. Para malaman natin ang isang bagay kapag ginagawa natin kung ito'y isang bagay na pakitang tao, yun po ay isang bagay na hindi nalulugod ang Diyos. Ang gusto ng Diyos kung tutulong ka ay bukal sa puso mo. Ginagawa mo ito dahil sa Panginoon. Okay? So umpisahan natin basahin yung pangungusap na isinulat po ni Mateo sa chapter 6, 1 to 4. Dito sa version po ng ASND, Mateo chapter 6, 1 to 4. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Tuloy natin. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang papurihan sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 3, sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa paggawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. O di ba't napakaganda ng ating binasa? Dito ating i-analyze kung paano ang isang tao ay gumagawa ng isang bagay pero pakitang tao lang. Ngayon, di ba't apat na verses yung ating binasa? I-analyze natin muna yung verse 1. Anong sabi po dito? Basahin natin. Ang sinasabi po dito sa verse 1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Ngayon, i-analyze natin yung salitang pakitang tao. So ito ang ating pag-aaralan na kung saan ay malaman natin yung isang tao ay gumagawa ng pakitang tao. Ngayon, hindi pa kukuha ng ibang diksyonaryo para makita natin ang meaning ng isang kahulugan ng pakitang tao. Ang ating isasagot ay yung ano ang sinasabi ng kasulatan patungkol po sa pakitang tao. Masahin po natin, libo-libong tao ang dumadagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksika na sila. Binabalaan ni Jesus ang mga tagasunod niya, mag-ingat kayo at baka mahawa kayo ng ugali ng mga Pariseo na pakitang tao. Ngayon, makikita natin at ma-analyze natin yung salitang pakitang tao sa mga ugali po pala ng mga Pariseo. Para maintindihan natin kasi nasa panahon po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos kasi doon din po tayo kukuha. Kasi po, may mga pakitang tao o isang bagay na makikita natin ang kahulugan pang mundo. So, pwede mong i-research ito sa internet para malaman mo lang yung kahulugan. Pero para sa atin, malalaman natin ang kahulugan po ng pakitang tao, ang magpapaliwanag nito ay si Lucas. Basahin natin. Dito po sa Lucas chapter 12 verse 1. Libo-libong tao ang dumagsak kay Jesus, kaya nagkakasiksika na sila. Binalaan ni Jesus ang mga tagasunod niya. Ano ibig sabihin binalaan ang mga tagasunod ni Jesus? Pinaalalahanan. Anong paalala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Ituloy natin. Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseo na pakitang tao. Nakita po ninyo? Yung mga Pariseo ay pakitang tao lang ang ginagawa nila sa paggawa ng mabuti. Di ba?
Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo. Baka mahawa. Nakakahawa pala yung pakitang tao. Kaya marami siguro ngayon gumagawa pakitang tao kasi nahawaan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya yung ginagawa ko, hindi yung pakitang tao. Bakit? Kusang loob yun na kunsan ay utos ng Panginoon. Nakita po ninyo? Kasi po, kaya ikay nagkakaroon ng kusang loob dahil utos yun ng Panginoon. Hindi ka napipilitan na gawin mo yung magagawang... Hindi ka napipilitan dahil gumagawa ka ng mabuti. Dahil mahal mo ang Panginoon, kaya gumagawa ka ng mabuti at tumutulong ka sa iba. Yun po ang ibig sabihin. Pero yung pakitang tao, mahirap po yun. Ngayon, para alamin natin, paano ang gawain ng mga pariseyong ito? Paano sila gumagawa ng pakitang tao? Ito'y mababasa pa rin po sa mga sulat ni Lucas 13:14 hanggang 15. Basahin natin. Pero nagalit ang pinuno sa sambahan ng mga Hudyo dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Sinabi niya sa mga tao, may anim na araw kayo para magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga. Ito po isang bagay na sinabi ng isang namumuno sa Hudyo. Ibig sabihin, ito isang pariseyo na sumusunod sa mga batas. Ngayon, itong pariseyong ito, pakitang tao. Bakit pakitang tao? Sinasabi nilang sila'y tagasunod, tagatupad ng kautusan, pero mismo sila hindi tumutupad ng kautusan. Yun po ang pakitang tao. O, alamin natin sa mga sumusunod na talata. Sinagot siya ni Jesus, mga pakitang tao, hindi ba't kinakalaga ninyo ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Katulad po noon ng kanilang kaugalian at pagsunod sa kanilang mga kautusan, sa araw ng pamamahinga o araw ng Sabat, bawal po magtrabaho. Pero sinasabi ni Jesus, sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabat, ano kinakalagan daw yung mga asno, yung mga baka o mga hayop? Dinadala sa painuman. Di ba't bawal nga yun? Pero sila, nilalabag nila yung kautusan. Yun po ang ibig sabihin doon na pakitang tao. Ngayon, ituloy pa natin dito sa Lucas 13:16. Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo, bakit hindi sa babaeng ito na mula rin sa lahi ni Abraham? 18 taon na siyang ginapos ni Satanas, kaya nararapat lang na palayain siya kahit sa araw ng pamamahinga. O nakapansin po natin, ano? Kasi si Jesus po, ano, dahil alam niya yung mga sitwasyon ng mga tao noon, dahil naaalipin po ni Satanas. Yun ang ibig sabihin. Na kung saan yung babaeng yun ay ginapos ni Satanas na hindi makakilos. May kumokontrol doon sa babaeng iyon. Yun ang sinasabi po doon ni Jesus na ginapos sa loob ng 18 taon. Nakita po ninyo. Pero sa panahon ng pamahinga, araw ng Sabat, gumawa si Jesus, nagpagaling siya. Pero nagalit yung mga pinuno ng mga pariseyo. Nakita po ninyo. O ngayon, sinumbatan sila ng ating Panginoong Kristo. Bakit kayo sa araw ng pamahinga? Di ba? Kayo'y nagdadala ng mga hayop doon sa painuman. Di ba't bawal nga magtrabaho? Pero sila gumagawa ng ganoon. So doon po natin madedetermine yung mga taong gumagawa ng pakitang tao lang. So malinaw po ba para sa atin? Yung pakitang tao na kung saan ay sinasabi nilang sumusunod sila sa mga kautusan, pero nilalabag naman nila. Nakita po ninyo? Kaya yung pagtulong po, hindi ho masama. Ang masama doon ho, yung pagtulong ho, o paggawa ng mabuti kung pakitang tao. Yun ang dapat nating malaman. Ngayon, magpatuloy po tayo doon naman sa verse 2. At alamin din natin, ano naman ang ibig sabihin dito at maintindihan natin ang kahulugan nito. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral. Basahin natin, kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam. Gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang papurihan sila ng mga tao
Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Paano natin ito i-analyze? Ang sinasabi po dito, yung pagbibigay po nila, ano ho, ay isang bagay na ginagawa nila na pakitang tao. Saan nila ginagawa ito? Dito po, sabi po dito, roon sa mga sambahan at sa mga daan upang papurihan sila. Nakita po ninyo? Basa tayo ng ibang salin para maintindihan natin. Ano? Dito naman po sa ADB version. Diyan din po sa Mateo 6:2. Kaya nga, kapag ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga mapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila na sa kanilang ganti. Ngayon mga kapatid, para mas maintindihan natin yung ating pinag-aaralan, kaya bumabasa tayo ng isang salin pa para magkaroon pa ng emphasize kung ano yung sinasabi doon sa pangungusap. Kasi hindi natin ito maunawaan kung hindi tayo magsasaliksik. Bakit po? Kasi kung magagaling lang sa aking kaisipan, yung gusto kong ipaliwanag, ibig sabihin, nanggaling sa akin. Kaya natin iniintindi at inuunawa sa iba't ibang salin, may mga pangungusap doon na maiintindihan natin na para maunawaan natin ang sinasabi ng kasulatan. Kaya bumasa pa tayo ng isang salin dito naman po sa Tagalog ang Biblia. Dito pa rin po sa Mateo 6:2, basahin natin. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatugtog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So dito, ini-emphasize po yung iyong paggawa ng mabuti, parang inaanunsyo mo sa mga tao. Diba? Pero yung ginawa ko kahapon, yung ating naging discussion, ginawa ko yun isang bagay na halimbawa. Hindi naman ako ng anunsyo. Dahil nagkaroon ako ng isang bagay na pagtulong sa aking kapwa. Kasi po, nahabag ako at naawa. Dahil yung taong yung napulubi, nagtayo na lang doon sa tabing daan. Nakita po nyo? Nagtayo ng bahay sa tabing daan. Eh, siyempre, hindi mo katutulungan yun. Sa panahon po dito sa Milan, Italy, sila po ay nagtitiis ng ginaw at lamig pagdating po ng ating gabi o pagdating pa lang ng hapon. Nakita po ninyo, naka-jacket ako kahapon. Medyo ngayon, magandang-ganda ang panahon kasi palapit na po ang summer. Bagamat pero kahit naka-jacket pa rin kami, di ba? Ay kailangan mong proteksyon ang sarili mo. Kaya mga kapatid, dito sa verse 2, pinapakita lang po na yung pakitang tao ay yung isang bagay na ina-announce mo na ikaw ay gagawa ng isang bagay. Di ba? Yung ginagawa po dito, ay ipinapakita, sinasabi ito, mapagkunwari. So, nakita natin ay may tatlong bagay tayong napansin. Ano? Mga kapatid, itutuloy lang po natin ito sa part 2. Medyo mahaba po yung ating discussion ngayon kasi kailangan ko lang i-emphasize ang mga bagay na ito. Kaya ang ating lang natutunan ngayon ay yung salitang pakitang tao. Ito ay may mga bagay na dapat natin palang maintindihan. Ang paggawa ng mabuti ay hindi pakitang tao. Para hindi tayo mahawaan, katulad ng mga pareseyo, gumagawa sila pero nilalabag nila yung utos. Hindi po ganun. Kasi pag utos ay utos. Pag inutusan ka ng Panginoon, gagawin mo yun. Hindi pakitang tao, hindi ka napipilitan. Ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Panginoon. Yun po ang pagsunod sa utos ni Kristo. Kasi na may misinterpret po yung mga bagay na sinabi doon sa kasulatan, kaya itutuloy po natin ito sa parto para mas ma-emphasize natin. Ho. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen. God bless you po sa inyo lahat. See you next video. Bye-bye.